Plus News Update. Sa ating mga balita, anak ng pinaslang na NPA leader sa Bohol encounter, emosyonal sa burol ng ama. Holdupper sa isang parking lot arestado sa Quezon City. Mga bukirin sa Occidental Mindoro pineste ng mga harabas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Emosyonal na umuwi ang pinakabatang anak ng pinaslang na NPA leader sa Bohol encounter noong nakaraang linggo. Hindi mapigil ang umiyak ni Angel, hindi niya tunay na pangalan, habang nakatingin sa kabaong ng kanyang ama na si Domingo Compok, isa sa mga napatay sa enkwentro sa Barangay Campagao, bayan ng Bilar noong February 23. Kasama sa kanyang pagluluksa ang ina na si Hermosila Villamor, dati ring rebeldeng NPA na nagbalik loob sa gobyerno noong 2021. Sa kwento ni Angel, dati niyang pinangarap na maging isang pulis at hiniling sa ama ang pagsuko nito. Sa kalaunan, pumasok siya sa Philippine Coast Guard o PCG. Arestado ang isang lalaki matapos itinurong ng holdup ng isang parking attendant sa Barangay Talipapa, Quezon City. Kuha sa CCTV ang pag-corner ng isang barangay tanod sa suspect sa San Sabina Street, Barangay Talipapa. Sinubukan pang tumakas ng lalaki hanggang pinalibutan siya ng iba pang mga tanod. Hindi kalaunan dumating ang mga pulis at naging imposible na ang pagtakas ng lalaki. Nabawi sa suspect ang isang baril at ang ninakaw na cellphone. Positibo rin siyang kinilala ng biktima. Hindi lang tagtuyot ang sulirani ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro dahil nanalasa rin ang mga pesteng army worm o harabas sa kanilang mga pananim. Sa monitoring ng Bureau of Plant Industry sa probinsya, nakitaan ang presensya ng army worm sa mga bayan ng Kalintaan, Magsaysay, Sablayan, San Jose at Rizal. Pinayuhan ng mga opisyal ang mga magsasaka na kanilang higit na paigtingin ang pagbabantay ng kanilang mga pananim dahil mas madaling mapeste ang mga ito bunsod sa init ng panahon. Pinag-aaralan na rin ideklara ang state of calamity sa buong probinsya ng Occidental Mindoro dahil sa pinsalang dulot ng El Nino sa mga taniman ng palay, mais at sibuyas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.